Marahil minsan sumagi din sa isip mo kung paano nga ba namatay ang 12 taong pinagkatiwalaan ni Jesus o mas kilala bilang 12 apostles. Sa episode na ito, himayin natin ang kwento kung paano nga ba sila namatay na noon ay isang misteryo. Tara kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Kaasyong, i-like, follow at mag-subscribe ka na rin. Araw-araw ay nag-upload kami ng video na siguradong magugustuhan mo. Hindi sila ang uri ng grupo na maaring inaasahan mong ipinadala ni Jesus sa kanyang misyon upang maabot ang mundo. Walang espesyal o kamangha-mangha tungkol sa kanila. Sa katunayan, ang mga apostol ay ordinaryong mga manggagawa lamang at ang apat sa kanila ay mga mangingisda. Ngunit kahit ganoon, pinili at binuo sila ni Jesus at binigyan ng pinaka-pambihirang gawain. Marami ang nagtataka kung papaano nga ba namatay ang 12 apostol. Sa New Testament, makikita ang kapalaran ng dalawa. Ito yung pagkamatay ni Judas sa pamamagitan ng pagbitin sa kanyang sarili dahil hindi niya matanggap nang dahil sa kagagawa niya ay ipapako sa krus si Jesus. At yung kay James the son of Zebedee o mas kilala bilang James the Great na pinatay ni Herodes sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo nito noong 44 AD. Ngunit ano nga ba ang kwento ng iba pang mga apostol? Paano nga ba sila namatay para sa kanilang pinaglalaban o pananampalataya? Himayin natin! Number 12, Peter. Si Peter ay kilala bilang the first pope at ang kanyang pangalan ay may ibig sabihing rock. Siya ay nangaral sa Judea at Antioquia at pagkatapos ay nagtungo sa Rome kung saan na-convert niya ang libu-libong tao into a Christian. Dahil dito ay nagalit si Emperor Nero kung kaya't naging libangan niyang ipakain ang mga Christian sa mga leyon sa Colosseum. Si Peter na leader na tumanggi na talikuran ang kanyang pananampalataya ay nahatulan na ipako sa krus noong 64 AD. Sa kanyang kahilingan, pabaliktad siyang ipako dahil ayon sa kanya, hindi siya karapat-dapat mamatay sa kaparehong paraan ng kanyang Panginoon. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan ngayon sa St. Peter's Basilica sa Roma. Number 11, Matthew. Si Matthew o Levi ay kilala bilang the tax collector at kalaunan ay naging one of the 4 gospel writers. Ang kanyang pangalan ay may ibig sabihing gift of Yahweh at mayroong 2 version ng kanyang pagkamatay. Una, siya daw ay sinaksak ng isang assassin na ipinadala ni King Hyrtacus matapos niyang i-criticize ang moral ng hari. Ang second version nito ay sinasabi na ginalit niya ang isang hari, kaya pinag-utos ng hari na ipako siya sa kama at takpan ang kanyang buong katawan ng papel, langis, aspalto, brimstones at brushwoods at sa kasunugin ng buhay. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan ngayon sa Salerno Cathedral sa Italy. Number 10, Bartolomeo. Si Bartolomeo ay nangaral sa ilang mga lugar katulad ng India, Armenia, Ethiopia at Southern Arabia. Ngunit, paano nga ba siya namatay? Mayroong 2 kwento na pinag-uusapan kung paano siya namatay. Ang una ay makikita sa isang sulat. Ayon dito, binugbog ng mga sumasamba sa idolo si Bartolomeo at saka sa pinako sa krus. Ang ikalawa, nagalit ni Bartolomeo ang isang hari dahil ang kanyang mga tao ay na-convert into a Christian. Kaya pinag-utos ng hari na patayin ang apostol. Binalatan siya ng buhay at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Ang kanyang mga buto ay nakatago ngayon sa Basilica of St. Bartholomew sa Rome. Number 9, Thomas. Si Thomas ay marahil ang pinaka-aktibo sa silangan ng Syria. Nangaral siya sa India at naging isang martyr doon sa Mylapore kung saan hinatulan siya ng isang hari ng kamatayan. Dahil ang hari na ito ay naisip na walang respeto ang Kristyanismo sa mga Brahmins at kanilang sistema. Sinasabing namatay si Thomas nang pagtutusukin siya ng mga sibat ng 4 na sundalo. Ang kanyang mga labi ngayon ay matatagpuan sa Basilica of St. Thomas the Apostle sa Ortona, Italy. Number 8, Andrew. Ang pangalang Andrew ay may ibig sabihing masculine. Si Andrew ay nangaral sa mga lugar tulad ng Istanbul, Macedonia, the land of man-eaters na ngayon ay kilala bilang Soviet Union at sa Patras, Greece noong 69 AD kung saan sinubukan ng Roman proconsul na si Aegeus na kumbinsahin siya na talikuran ang Kristyanismo upang hindi na siya patayin. Ngunit hindi sinuko ni Andrew ang kanyang pananampalataya kung kaya't pinako siya ni Aegeus sa isang hugis X na krus. Itinali siya sa halip na gumamit ng mga pako upang pahabain ang kanyang paghihirap. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan sa Amalfi Cathedral, Italy. Ngunit ang iba ay matatagpuan sa Constantinople at Scotland. Number 7, James the Less. James the son of Alpius o mas kilala bilang James the Less.
Siya ay pinaniniwalaan na nangaral sa Damascus, Syria at naging first bishop ng Jerusalem. Ayon sa Jewish historian na nagngangalang Josephus, namatay si James dahil nagalit niya ang mga Hudyo kaya siya ay pinagbabato hanggang sa mamatay at tinapos sa pamamagitan ng paghambalo sa kanyang ulo gamit ang isang club. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan sa Holy Apostles Basilica sa Rome. Number 6, Simon. Ang Simon ay nagmula sa salitang Hebrew na may ibig sabihin, he has heard. Si Simon ay nakilala bilang second bishop ng Jerusalem pagkatapos ni James Dales. Sinasabing siya ay pinako sa krus sa Samaria alinman sa taong 65 AD o 107 AD. At ang iba ay sinasabing pinatay siya matapos niyang tanggihan na magsakripisyo sa Diyos ng araw. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan ngayon sa Altar of the Crucifixion sa Vatican City. Number 5, James the Great. Si James, son of Zebedee o mas kilala bilang James the Great, siya ay kapatid ni John at nangaral sa Spain. Ang bagong itinalagang gobernador ng Judea na si Herodes Agrippa ay nagpa siya na makakuha ng pabor sa mga Romano sa pamamagitan ng pagpatay sa mga pinuno ng Kristyanismo. Ngunit, paano nga ba namatay si James? Pinatay siya sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo at ang kanyang katawan ay dinala pabalik sa Spain. Inilibing siya sa lugar kung saan matatagpuan ang Katedral ng Santiago de Compostela. Number 4, Jude Thaddeus. Si Jude Thaddeus ang patron saint ng desperate cases and lost causes. Kapartner niya si Simon nang mag-preach sila sa Judea, Persia, Samaria, Idumea, Syria, Iran at Libya. Si Saint Jude Thaddeus ay pinatay noong taong 65 AD sa Beirut nang ang kanyang katawan ay makita na puno ng pana. Siya ay madalas na nakalarawan sa isang palakol, isang simbolo ng kanyang pagmartir at ang paraan kung paano siya pinatay. Ang kanyang mga labi ngayon ay matatagpuan sa St. Peter's Basilica sa Italia. Number 3, Philip. Si Philip ang nagpakilala kay Bartolomeo kay Jesus at present din siya sa wedding at Cana. Ang kanyang pangalan ay may ibig sabihin na Friend of Horses. Nangaral siya sa Greece, Syria at Turkey at sa wakas sa Egypt kung saan sa Heliopolis. Siya ay binilanggo at pinako sa krus around 54 AD. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan ngayon sa Holy Apostles Basilica sa Roma. Number 2, Paul. Sa 27 na libro sa New Testament, si Paul ang tinuring na may akda ng 13 mga libro ng Biblia. Siya ay naging martir sa Roma noong 66 AD dahil sa panahon sa ilalim ni Emperor Nero ay pinugutan siya ng ulo. Number 1, John. O mas kilala bilang John the Beloved na kapatid ni James. Nang maglaon siya ay naging one of the four gospel writers at ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Yahweh is Gracious. Inuulat na nagpunta siya sa Rome kung saan siya tinapon sa kumukulong langis, ngunit nakaligtas at nabuhay hanggang sa tumanda around year 180 sa Patmos, Greece. Si John ay ang tanging apostol na hindi namatay sa marahas na kamatayan. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan sa Basilica of St. John sa Efeso, Turkey. Meron talagang ilang magkakaibang version ng pagkamatay ng mga apostol, ngunit kung mapapansin, halos lahat sila ay dumaan sa marahas na pagkamatay at naghirap ng labis para sa kanilang faith o pananampalataya. Ganoon pa man sa huli, pinatunayan nila na sila ay karapat-dapat at naging matapang para sa kanilang Diyos. Ikaw ka, Asyong, kung tatanungin ka, magagawa mo rin kaya ang mga bagay katulad nito sa ngalan ng pananampalataya? Comment down below. Ka, Asyong, baka may gustong i-request na topic? Comment down below lang ha at mamimili kami ng the best. At syempre, magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. Bago matapos ang video na ito, shoutout muna tayo kay Prince John, Yuri Anderson, Paano Kung, Ken Sendricks, Ronald Lamberte, T-Rex Gaming, Gacha Jessa, Mike Permejo, at Ruben Bulanday. Maraming salamat ka, Asyong, sa inyong suporta sa aming munting channel. Kung gusto mo rin mag-shoutout sa aming susunod na video, mag-comment ka lang sa comment section na makikita sa baba ng video mo ito. Maraming salamat sa inyong comment at sa inyong panonood sa aming video. Kung mahilig ka sa mga kwentong horror, katatawanan, kamangha-mangha at kakaiba katulad ng video ito, bisitahin mo lang ang Asyong Daldal Stories. See you again mga ka-Asyong!